halimbawa, may sitwasyon dito na binigay sa atin at pinapaabot po sa inyo. Halimbawa, Kuya Mark Siwan, ang may-ari ng apartment unit na inupahan ni Pedro. Ang kontrata nila ay, yun lang, verbal lang, kasunduan lang. Si Pedro naman ay pinasublease. Nagda-moves kay Maria, pinasublease yung unit. Nalaman ngayon ni Juan yung pag-lease o sublease si Maria. Nag-file siya ng ejectment kay Pedro kasi na-violate ni Pedro yung terms ng kanilang kasunduan, yung contract of lease. Mananalo kaya sa kaso si Juan? Hindi. Bakit hindi mananalo? Mm. Ang sublease kasi, hindi bawal ang sublease kung hindi pinagbawal in a written contract. Ibig sabihin, kung umupa ka ng isang bagay, verbal na pag-upa, tapos pwede mo ba i-sublease? Yes, pwede. Kasi ang sublease, bawal ang sublease kung naka-indicate na bawal in a written contract of lease. Kung hindi naka-indicate in a written contract of lease na bawal ang sublease, kasi verbal lang naman ang pag-upa, verbal lang ang kasunduan, ibig sabihin, valid ang sublease. Pag valid ang sublease, kung idemanda man ni lessor, si lessee, on the ground na may violation sa terms and condition, and wala naman talagang contract na pinakita, written contract, and granting na may written contract, so hindi naman naka-indicate doon na bawal ang subleasing. Kung hindi bawal ang subleasing, kung wala naka-indicate in a written contract of lease, ibig sabihin, valid. Pwede mong isublease ang property na inupahan mo.